So, Mi Band 5 po ang bago ngayon. So, ipa-product review po natin siya. Murang-mura siya, na bili ko lang siya online sa Lazada. Murang-mura lang siya. Naka-sale siya nung 12-12. So, 1,500 lang po siya murang-mura. So, marami siyang features. Review. And ituturo ko na rin po kung paano siya i-prepare sa Android phones natin. And FYI din po, pwede rin siya sa Apple devices. Apple phones. And I'll show you how. Yes, ayan. So, nandito na tayo. So, neto na. So, ito na yung pinaka-box niya. Ano nga bang laman itong Mi Band 5 box? So, unboxing po tayo. And ito po, ibibigay na rin po natin yung features para po may idea po kayo pag bumili po kayo. So, ano nga ba may kita natin? And well-packed naman siya nung pinadala ng Lazada. So, mga 1 week simula ng in-order ko. Galing pa siya ng Hong Kong. So, binili ko pala siya, in-order ko pala siya online. Lazada, using Lazada, sa Xiaomi Mall. So, ayan. Ano nga ba may kita natin? You see, Mi Band 5 from Xiaomi. So, maganda siyang, pinakamaganda siyang i-compare sa Xiaomi phones. Yung mga bago po ngayon. So, ang pinaka-latest po ngayon is Xiaomi Redmi 10, yung may mga plus na. So ayan, ano ba may makikita natin? Ayan. So may makikita natin. So pagbukas natin, unahin natin yung nandito. So ayan yung may makita natin. So, I think this is the charger cable. So, ang features nga pala nito is magnetic charger na siya. So, ayan, makita natin. Ayan, charger magnetic. Hindi naman siya ganun kahaba, pero sakto-sakto lang sa sukat niya. Next. Yung mismong watch. So, selyado siya. At sure tayo na hindi siya nabagsak dahil makapal yung foam nung Xiaomi. So, ayan. So, according to reviews na nabasa ko. So, ayan. Ang pagbubukas natin dito. So, for the meantime, zero po siya. So, papakita ko, i-charge natin siya ng konti para makikipakita ko yung mismo features niya sa loob. Then, next. So, ayan. Wala po siyang charger. So, pareho lang rin siya ng charger sa phone. So, mga 5 watts ang pwede nating gamitin, yung para sa cellphone din po. Next, yun nandito sa loob. Yan. User manual. With multiple languages user manual. So, ayan, nakikita nyo. And pakikita ko sa inyo, i-charge natin siya. Then, pag-charge, i-review natin yung loob. So, ayan yung laman niya. So, in this case, gagamitin natin to. And ito yung typical na 5 watts na charger adapter. So, ayan.
Ito yung gagamitin natin. So may nakalagay siyang rubber. Ayan. Nakapit lang natin siya dito. Magnetic type siya, so mas madali siyang gamitin. Magnetic tip siya, wala, mas madali siyang i-charge. Kasi ididikit mo lang siya somewhere here. Yan. Somewhere dito. Yan, dyan. So yan. Malalaman natin siya na nag-charge siya. Dyan. May green light. Titingnan lang natin. So, babalikan ko po kayo. I-charge lang po natin siya ng konti. Then, I'll get back to you. So, ayan. First, i-download po natin yung MiPit. Then, i-coconnect na natin siya. Using our Mi account, pwede niya i-connect sa yan, sign up. Then click yung languages. Syempre, Philippines. Then agree. Click lang po natin yan. And dalawa. Then agree. Next. Yan na po. So pipilapan lang po natin yung mga yan. Nickname, gender, date of birth, height, weight, activity goal. Yan. So, pinapasok ko lang po yung akin. Yung mga information ko. So, ayan. Nailagay ko na yung information ko. Yung nickname, gender, date of birth. Tinakpan ko. Yung birthday, height, weight, activity goal. Then, done. Ayan. So, magsisaving siya. Naka-ano na siya dun sa record nung Xiaomi. Next, yung count step using phone. So, i-coconnect po natin yan sa phone. Then, i-click lang po natin yung got it. Okay. Next, allow MiPit access photos. Yes, yes lang. I-allow lang po natin. First, kailangan natin buksan yung Bluetooth ng phone. Atin natin buksan yung Bluetooth ng phone. Buksan din natin location. Then, yung Bluetooth. Yan. So, pag binuksan po natin yan, kiklik natin yung bottom nito, yung may circle. Then, makikita natin dyan, pag kinonect nyo siya, makita nyo dito, purpose. So, buksan lang natin siya. Yan. Purpose. So, kailangan natin siyang i-pair. Yan. So, yan, English. Click natin. English. Prepared natin. Kasi yan lang po yung language na pwede. Then, pairs. So, para natin i-pair, kailangan natin mag-pair ng device. So, ito lang ang kiklik natin. Yung circle dito sa taas, yung plus sign sa taas, then yung ban, so after you pair device, the following information process, so agree lang po dito sa baba, access location, got it, allow while using app. So, pag sinerge po natin siya, kailangan natin siyang malapit sa device. Yan. So, yan po. Pair with phone. So, dito po sa pair with phone, dito sa Mi Band 5 natin, click po natin check. Yan. Paired successfully. Yan. So, pagka na-pair na po natin, lalabas na po yan. Pwede na natin siya itay. And, mare-restore band settings. Yung settings po nito ay yung settings na po mapupunta dito. For example, yung oras, yung band designs, anything.
Yan po. So, connected na po siya. Click lang natin. Customize shortcuts. Yan. Pwede natin siyang i-set up sa lahat. Sa, kaya maganda siyang suotin while nag-gym. Yan. Actually, 11 kinds of activities po ang maano natin. Outdoor exercises. Yan. May kita nyo. Swimming. Jump rope. Treadmill. Indoor cycling. Yan. Para po sa mga ka-cycles po natin. Mga ka-bisikleta natin. So, okay na po. Next. Stress. Stress level. Nag-co-connect niya rin po yun sa stress level natin. Yan. And try now. So, yan po. Na-pair na po natin siya. Madali lang naman siya. So, yan. I-update niya po yan. Kung makikita nyo. So, updating lang. So, kailangan lang po natin siyang nakadikit sa phone. Mas madali lang siyang i-connect sa mga Xiaomi pin also. Pero pwede siya sa Apple devices and sa any Android phones. Yan. So, i-update lang natin siya. Inano ko lang po yung screenshot. Hindi po kasama yun sa instructions. Keep the phone closer to your phone. Keep the band closer to your phone. So, yun lang naman ang inaano niya. So, hindi ko muna siya isusuot. So, it takes a minute or a couple of seconds para po yung mag-update siya. Time to time po nag-update to. So, yan po. Ang ginagawa niya, ina-update niya na po yung firmware mismo ng band using po yung phone natin. Yung Android phone. So, integrated po yan. Lagi lang siya nakakonect sa Bluetooth. So, mag-a-add device lang po siya. So, kailangan lang po natin closer yung Mi Band 5 doon sa phone natin. Yan. Nakita nyo po, updated successfully. Yan. Nakita nyo, nag-reset po yung phone. So, nagko-connect po siya. So, for example, naka 24 hours clock po kayo dito sa phone nyo. Automatic yan, ang lalabas din po dito, military timer, 24 hours clock. So, yun po yun. And pwede na natin siya ngayon, dito sa Mi Band 5, yung mga status natin, pwede natin yan. So, total, nandito na rin po tayo. Ituturo po natin sa inyo kung paano magpalit ng screensaver dito sa Mi Band 5. Instead of, dark lang. So, dito, gagawin natin. Tayo sa home. Yan. So, sa DND, pwede natin siya on and off. So, may kita nyo dito, may status, walking, running, and cycling, yung 11 activities po nandyan yan. May maps, kaya kailangan din po nakabukas yung location natin. So, yan yung account ko. So, ito po yung existing. Ito po yung existing na device. So, isa lang po yan. So, pwede ka pa magdagdag. Then, next, pupunta tayo dito sa phone natin. Pupunta tayo sa store. Store. So, ayan. So, pagpunta natin sa store using yung app natin na Mi Band 5. For example, pili tayo na magandang layout. Try natin yung itong gumagalaw. 36.9. Why not? So, why not 36.9? Click ko lang yan. I-click lang po natin yan. Yan. Then, sync watch face.
click lang muna natin sync watch face. Yan. So, i-download niya na. Yan. Nakikita nyo, sa Mi Band 5, nagsisyncing. So, pag nagsisync po siya, ilagi lang po natin siyang i-dikit. So, nakikita nyo, yun na po siya. Diba? Ang cute, diba? Yan. Nakita nyo yung kumakaway. Si 36.9. Yan. Pareho siya noong pinili ko. So, yun lang po siya. Ganun lang siya kadali. Na magpalit ng screensaver. Yan. So, pwede rin natin baguhin yung mga layout. Pag gusto natin magpalit. Then, meron po siyang monitoring. Yan. So, ano nga bang makikita natin dito? So, tatry na po natin isuot. Ito, okay na po ito. Yan. Set aside muna natin yung phone. Tatry natin siya isuot. Yan. So, ang pagsusuot po nito is 5 cm o 4 cm mula doon sa bone. Sa wrist bone. Yan, tamang higpit lang. Yan. Makikita nyo, ito yung wrist bone ko dito. Then, pwede natin siya i-set up. Ang cute, diba? So, ayan po yung Mi Band 5. Yung, so far, yung newest po nilang release. So, ayan, makikita natin dito yung status. Wala, kasi bagong kabit pa lang sa akin. Kaya, makikita nyo, wala pa akong nilakad. Yan, distance. Today, 7-day steps. Wala, yung monitoring. Ayan. Ayan, yun po yung makikita natin dyan. Next. So, pag-click mo lang dito na circle, dito sa baba, up mo lang. Next, yung VAI, yung Artificial Intelligence na siya na mismo yung magmo-monitor. Ayan, next, pataas. Heart rate. Check natin. Click lang natin yung heart rate. So, yung heart rate, pwede yan. Mamomonitor niya rin yung heart rate natin. So, easy shortcut yan. Pwede rin. Click home lang. Notifications. Yung notification mula po sa phone. Yung mga messages, calls, pwede natin sagutin dito. Stress. So, stress din. Ganun din. Check niya yung stress level mo. Sa breathing. Yan. Tsaka natin siguro sa mga susunod na video na pictures. Sa ngayon po, yung pinaka-core na mga pictures lang muna. Weather, syempre yung weather na connected sa phone natin. Sample. Yan. So, yan yung location ko ngayon. Kung i-connect natin, i-check natin dito sa phone. Yan. Makita nyo yan. So, yan, nakita nyo breathing. Pabalik ako ulit sa weather. Kung makita nyo, integrated siya, synchronized. 25 Celsius both. Yan. Diba? Galing. So far, yan naman ang unboxing nito. Yun lang muna so far. So, kung may mga ibang features pa sa mga susunod na videos na lang. Checking the heart rate. Yan. So, weather po yan. So, connected po yan. Kung naka-military time po tayo dito, naka-military time din tayo dito. And, yun po yung date today. Ayan po. So far, yun muna. Sa ibang pictures po, sa mga susunod na videos ko na lang po. Medyo umahaba na yung videos. So, salamat po sa panonood. Sana po may matutunan kayo. Please subscribe to my YouTube channel, Nalt Fortnite. And, please follow and like my Nalt Fortnite Facebook page. Maraming salamat po sa panonood. Goodbye and God bless.